sari-sari at Kinigo Show. So welcome back ulit dito sa aking channel. So for today's video guys ay pagbibigyan lang natin yung request ng ating kasari-sari na si Ma'am Graciel Manalang. So ayan, nagtatanong siya kung paano daw gumawa or nagre-request siya na i-share natin kung paano ang paggawa ng logo sa Loyverse app. So and guys, samahan niyo ako at i-share natin 'yon sa ating mga kasari-sari. So and guys, pasensya na. So medyo ano pa tayo ngayon dahil kakagising lang at ako ngayon yung tindiro sa aming sari-sari store. So ayan, wala pa tayong ayos-ayos. So ayun, dahil wala masyadong magawa. So ayun, pagbigyan muna natin yung request ng ating kasari-sari. So ayun, samahan niyo ako guys at i-share natin 'yon. So by the way, yung ano pala, yung logo ng resibo ko. So ginawa ko siya hindi doon mismo kay Loyverse app kasi may separate app na pwede kang gumawa ng logo kasi meron sila doon mga layout na pwede mo siyang gamitin. Yung pangalan ng app is yung Canva. Ayun, doon pwede tayong magawa ng logo kasi maraming layout doon na pagpipilian. So ano, pag once na nakagawa ka na doon, save mo na siya. Then ayun, saka natin siya gagamitin or i-upload natin siya doon sa Loyverse app para magkaroon ng logo yung ating resibo na gine-generate or binibigay kay customer. So ayun guys, samahan nyo ako at i-share natin yun kung paano mag generate or maglagay ng logo sa resibo natin gamit ang Loyverse app. So ayun guys, samahan nyo ako. So ayun guys, para makapaglagay tayo ng logo sa ating resibo, login lang tayo sa ating Loyverse app. So yung akin, naglogin na ako. Then ayun, i-click lang natin tong tatlong guhit na nasa taas. So ayan, may makikita tayo dyan na back office. So pagka-click natin yung back office, i-redirect tayo nyan sa pinaka website ni Loyverse para doon tayo mag-login at doon tayo mag si-set up ng settings para malagay natin yung ating logo. So ayun guys, click na natin tong back office para makapag-start na tayong maglagay ng logo. So nakapag-login na tayo dito sa back office ni Loyverse. So yun, ang next natin gagawin is pupunta lang tayo sa settings, then hahanapin lang natin yung receipt. So ayun guys, nakikita na natin yung receipt. Click lang natin yung receipt. So ayun guys, yan ang makikita natin sa receipt settings. So nakalagay dyan logo, then email the receipt, printed the receipt. So ayan, dyan kayo pipili kung anong gusto nyo makapag, kung paano kayo mag-generate or magbibigay ng resibo kay client. So pwedeng via email, then pwede ding printed receipt. So ako, printed receipt yung binibigay ko. So yun, doon tayo maglalagay ngayon ng logo sa printed receipt kung printed receipt yung prepared po natin. So ayan, i-click nyo lang yung printed receipt na image sa baba niyan. So ayan, i-click mo lang, then mag-upload lang tayo diyan ng logo ng ating ginawa ng logo. So kung halimbawa naman guys na wala pa kayong logo, kasi yung akin kasi ginawa ko lang tong logo ng resibo ko sa apps, na sa apps lang ko to ginawa. Yung pangalan ng apps niya is Canva. So ayan, try nyo din yun guys para mas ano, maraming mga layout doon na pwedeng pagpilian. Then kapag nakagawa na kayo doon ng logo, save nyo layout, save nyo lang, then yun ang i-upload nyo dito sa printed receipt nyo. So and guys, ganun lang naman siya kadali kapag once na uploaded na siya. So yung akin kasi guys, uploaded na yan, ayoko nang galawin kasi baka mabago ko pa yung setup niyan. So and guys, pwede rin kayo dyan mag-customize ng header kung mayroon pa kayong gustong ilagay sa header. Ayan yung address ng tindahan nyo or ano, dyan nyo pwedeng ilagay. Yung footer naman na tinatawag yan, ang nakalagay sa akin, thank you and come again. So ayan, pwede nyo rin i-customize para at least meron ding
meron ding ano, kumbaga merong arts yung resibo natin. So ayun guys, so yun lang naman kapag okay na guys, save nyo lang. Save, click lang natin yung save, then okay na. So try nyo nang mag-print ng resibo nyo para makita nyo na yung bagong logo ng tindahan nyo. So ayun guys, yun lang naman.